it for just a few things. Yeah. Because we'll have our director, our dramaturg, and everyone from the artistic team here. But it's all about reviving our roots through Lam-Ang. So in Lam-Ang, we will rediscover, reinterpret, and reimagine the very original story of Lam-Ang. From it's the oldest folk event in the Yes. At saka, ang pinaka-special dito, apart from JC, apart from Ana Luna, is the effort po ng Tanghalang Pilipino talagang ipakilala, ipaalala sa ating mga Pilipino kung ano po ba talaga yung meron tayo, yung mga storya na meron tayo, yung mga tradisyon na meron tayo, para hindi na tayo kumakapag pa sa ibang lugar o sa ibang mga culture, kundi maging proud tayo kung sino tayo sa Pilipino. And I think ito yung isa sa pinaka-special about Lam-Ang, an Ethno-Epic musical. That's right, Manok. But before all that, we would like to thank everyone who made this possible and thank our co-presenters, major sponsors, and marketing partners. First, with our co-presenters, National Commission for Culture and the Arts, Art Plus Magazine, and Coco Life. Our major sponsors, Island Rose, Make of Science Asia, our official LAM team, two, Manila's first in-train TV networks, baka napansin niyo yung ating mga ads. Yes. Iba't ibang LRT, nag-run ang ads natin dyan. And of course, Chimpu Babaylan, thank you very much for hosting our press conference here. I hope you enjoyed their food. And marami pa, punta lang sa buffet. Yes. And just take part of their agenda. Also, thank you for our media partners, Manila Broadcasting Company, TZMM, and TZXF. Of course, we also have CNN Philippines, ABS-CBN News Channel, Business World, You Know, Sketch Search, PeterPantsManila.com, Inside Manila, Bulatlat.com, and Flying Ketchup, Philippine Primer, Broadway World, Cinema Bravo, Click the City, Sinehub, Star Cinema, Uniquely Pinoy, Axel Powerhouse, and of course, our ticketing partners, Ticket to Me and Blimo. That's right. So without further ado, to tell you more about Tanghalang Pilipino and all our plans for the remaining year and also for next year, we would like to call on our artistic director, Tatang Nanding Jose. Maraming salamat sa inyong pagkado ulit ngayon dito. Meron kaming misyon ang Tanghalang Pilipino. I think most of you, if not all of you, already know na gusto talaga namin ang Tanghalang Pilipino ay magamit ang teatro not only to promote artistic excellence of the Filipino artists, but also to use theater for education and also to develop our sense of nationalism. Noong nagsimula ang aming theater season, we started with Mabining Manirigma. At yun ay kasama sa misyon na gamitin ang play na yun, sa musical, para ipatama sa mga manood kung ano ating responsibilidad bilang mga Pilipino na develop ng sense of nationalism and heroism at kung paano ang diferensya ng mabuting national leader, mabuting tao, patulad ni Mabini, compared to other national leaders na masyadong self-serving. So, doon sa Mabini Manirigma, mga established playwrights and directors and actors ang nakasama namin. Nandun si Nick Dr. Nick Johnson, dinirekit pa ni Chris Pilliato, and a very strong artistic team, nandun si Monique Wilson, at saka yung dalawang tenors natin, si Armand Perel, at saka si David Ezra. So yun yung grupo na tumulong sa Tanghalang Pilipino para makipakita yung Mabining Manirigma. And thank you for the promotions that you extended to us kasi punong-puno yung lahat ng performances ng Mabining Manirigma. And we also got critical reviews from the critics. Yung sumunod ay ganun din ang playwright at saka director. Established niya
mag-asawang playwright and director si Fitz, Jason, at si Carlita Sion Reyna, but we featured our own actors company. At ang naging mission naman doon ay ipaalam sa mga manonood kung ano yung nangyayari sa Negros na hindi kaanong nalalaman ng maraming tao, lalo na mga kabataan. So it's also part of our mission to use theater to let people know what's happening in other parts of the country that other people, in fact, the whole country should know. So again, maraming salamat sa inyong pagtulong dun sa pag-promote ng Katsuri kasi punong-puno rin yung lahat ng performances ng Katsuri and we also got really rave reviews doon sa Katsuri. Ngayon, nandito na naman kami para humingi ng tulong ninyo, bahagi pa rin ito ng aming mission kasi like what you already have in your kits, yung Lam-Ang is one of our epics. Pero hindi gaano alam ng ating mga kabataan, like many other epics ng ating bansa. So mission ng Tanghalang Pilipino ang tumulong sa promotion ng mga epiko natin na talagang walang masyadong nakapaalam. Pero pag yung mga epics ng ibang bansa, sa Europe, sa India, sa Amerika, at sa France, at sa ibang bansa, alam na alam nila. Saka madaling matandaan ng mga Western epic heroes ang Lion King, Phantom of the Opera, ang mga Broadway musicals ng iba't ibang epics and heroes ng ibang literary ibang epics ng other countries. Alright? Pero tanungin mo ang mga kabataan sa high school or even sa college, kung ano yung inilabod, ano yung daramen, ano yung good food, ano ang Lam-Ang, makakaunti lang sila makasabi, magbigay ng information or mag-admit na alam nila. So, ito ang aming mission for this third production of Tanghalang Pilipino. And in this case naman, hindi mga, well, the really recognized young artists and that means playwrights and directors and actors and musical directors or composers, mga kabataan halos lahat ang featured ng Lam-Ang. And nagpapasalamat kami, makikita niyo kung sino yung leads natin. So papanggitin ko na kasi nandito na yan si JC Santos, si Ana Luna, si Tex Ordonez de Leon, nandito na rin. Plus, a host of really talented singers, dancers, and actors na makikita niyo rin. They will perform a couple of numbers in a while. Ito ay gawa ng mga kabataan. At sila, mayroon magpupuwento dito, yung mga directors, kung paano nagsimula ang aming pagpaplano tungkol dito sa Lam-Ang. It's an old epic. It's an epic ng matagal na, pero binibigyan ng bagong dugo ng mga kabataan. And I hope that you can help us promote Lam-Ang and invite especially the young people to come and watch because this is one of the important epics na pwede magsabi sa atin kung sino tayo bilang Pilipino. Tungkol sa ating kabayanihan, tungkol sa kabayanihan ng mga pre-Hispanic epic heroes natin at yung heroism at values na palagay ko na nakakalimutan na namin lahat. So, on that note, yun na. Maraming salamat. Yes. Fresh from Katsuri na ang roti niya ay tawag na Tatang. So ngayon naman, tatang na natin siya ulit ng Tanghalang Pilipino. Alam mo, Sheryl, lagi ko binabasa yung mga post ni Tatang. Hindi ko alam kung kayo friends niya si Tatang, pero makikita niyo na lagi ang haba ng post ni Tatang about TV, updates. Kaya naman, sa kanakong napulog, yung sabi niya sa artistic team ng Lam-Ang Ethno-Epic Musical, Fresh Blood. Totoo naman, dahil yung mga
kasama sa artistic team, kasama sa cast, yun talaga namang sobrang mga bata, most of them. Pero shoutout natin yung iba, mga bata! Yes! Okay, kaya naman, itong mga directors natin, nandun sila sa linya ng mga fresh blood. Actually, fresh sila from Katsuri, mga actors din po sila sa Katsuri. Kaya naman po, sobrang proud kami na i-present sa inyo itong mga talented na directors namin. First off with Fitz, Edward, Bitana, magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, hindi kami short dun sa fresh. Siguro magbibigay lang kami ng maiksing history kung paano na po itong proyekto na ito para sa Tanghalang Pilipino. Taong 2018, kaming Tanghalang Pilipino Actors Company ay naimbitahan na pumunta sa UP at manood ng isang thesis ng ni Jen Darlene Torres kung saan siya din sinulat na yung dula at yung musika, at nagkataon ang director ay si Fitz Bitana, at nagustuhan namin yung kanilang staging, nakita namin yung potential ng kanilang pagbinuong dula, at kinuwento namin ito kay Tata kasi for ilang years na si Tata Lam-Ang gusto niya mag-stage ng Lam-Ang para masundan na yung mga sunod-sunod na epics na ginawa. After Ibalong, nung sundan ni Tata, so sabi namin na kwento, magandang opportunity na itap natin yung team na gumawa behind it, kasi isa rin sa mga layunin ng Tanghalang Pilipino na kumuha ng mga fresh artists na papausbungin yung kanilang trabaho. Nagsimula ito noong 2017, nung si Abner Delina ay dinirect ang Lukot-Lukot Bilog-Bilog na sinulat ni Eljay. Sumunod na taon, si Jonathan Tadiwa naman ang naging director ng dalawin ng pag-ibig si Wandaman. At sa pangatlong taon na nagbibigay ng oportunidad para sa mga batang artists, tinap si Fitz Bitana at si Jen Darlene Torres bilang music and bilang composer. Yes, magandang hapon po ulit. Masaya po pa tayo lahat. So, ayun nga po, paano ba nagsimula ang pagkadhanang Lam-Ang? Nagsimula po siya sa mithiin ko po bilang ng pagkabata. Ang alam ko lang pong superhero, bukod po ay Superman, ay kasi Lam-Ang na. So, galing po akong Abra, dun po yung namutawi yung idea ko na sana makita ko siya sa entablado, mapanood man siya sa movie and everything. So, nung nagkataon po na nasa UP ako, sabi ko, siguro ito na yung pagkakataon na may sakotoparan ko yung mithiin yun. Tapos, dahil dun sa pagkakataon yun, sa tulong ng Project Mayhem Productions, pinigyan kami ng pagkakataon na kumuha ng writer, which is ginawa ko si Jen Darlene Torres. At mula doon, nasulat niya yung unang bahagi. So, natuwa ako na nabasa ko yung unang bahagi na parang, oh my God, mula nasa Abra pa lang kami, Ilocos. Ngayon, nangyayari na siya at nababasa ko siya bilang script. So, mula po noon, nung nangyayari po yun, hindi ko po siya iniisip na musical. So, straight play pa lang po siya noon. Tapos nung nangyari yun, biglang ewan ko kung ano nangyari, si Jen Darlene, nag-pinapose niya po sa akin, nagawin niyang thesis. At sabi ko, sige, gagawin mong thesis. Pero ang sabi niya po sa akin, gagawin ko po siyang musical. So mula po noon, nabuhay po yung idea. Medyo nangamba ako kasi hindi naman po ko talaga ako gumagawa ng musical. Pero sabi ko, sige, talon tayo dyan sa bangin na yan. Mukhang masaya yan. So doon po, naging na-develop, na-hulma siya, naging theater for young audiences yung dati. So, kaya nung napanood nila Marco, sabi ko, maraming salamat kasi si Marco nakasama ko rin po siya. So, actor ko po siya sa Conejo ni Yolanda Warga. So, ako po yung addict doon, siya po yung natirang buhay. So, yun po, ganun po yung multi pinagpupataan nung Lam-Ang. Not just because gusto ko lang po siyang makita, pero nasasalamin ko po kasi yung sarili ko kay Lam-Ang bilang bata pa lang po ako, wala na po akong tatay. Hindi po ako namulat na walang tatay. So, nung nakita ko po yung Lam-Ang na parang it's about father pala yung idea niya, journey about father. So, sabi ko, tumuhin ko nga itong tulang ito. Saan kaya niya ako dadalhin? So, hanggang ito po, nagpapasalamat po nga ako kay Marco kung sino pong nakapanood sa UP kasi hindi namin akalain bilang estudyante na at nakikinigma sa pag-aaral at pag-iisip ng mga konsepto, may makaka-appreciate at first time po sa amin, mula-dula ang love ay nadala sa isang professional at
dito, isang magandang pagkakataon na inihandog sa amin ng TV. At masaya-masaya po kami na kinagat namin ito at buong-buo namin itong pinagtatrabahuan ngayon. Yan po. Maraming salamat. Yung proyekto na to nabuo na, nag-tap kami ng mas marami pang theater artists, masok si Eljay. Ngayon para ikwento pa kung ano ang Ethno-Epic, anong ibig sabihin yan sa atin, ang ating dramaturg at playwright ng ating new book, si Eljay Castro. Ganda nga po. Nabanggit ni Mark, marami na makapag-uusap ako pumasok ko sa proyekto at tinanggap ko yung pagsusulat ng bagong libro or script ng Lam-Ang siguro dahil bilang isang guro ngayon higit kailanman kailangan i-salaysay muli, ipakilala muli yung mga mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino. Ngayon higit kailanman na pinipigilan o ipinahihinto yung pagtuturo nito sa ating mga kabataan. So, siguro yun po yung naging ground para tanggapin ko yung hamon ng Tanghalang Pilipino at ang aking mga direktor na ilatag yung version na nilamaang sa kasalukuyang panahon. Simulan natin po siguro sa layunin na mag-educate, na mag-reintroduce ng ating kultura, ng ating panitikan, at mahalaga sigurong paglilinaw yung terminolohiyang ethno-epic. Ethno-epic musical. So, paglilinaw po, hindi ito pausong genre ng musical. Hindi siya nangangako na ito ay iba sa, halimbawa, sa steampunk musical, sa Zarzuela musical. Ito po ay direktang salin lamang ng isang musikal na epikong bayan. So, kaunting backstory dun sa binabaksit kong terminolohiya, isang conference tungkol sa Filipino epic ang isinagawa taong 2018 at doon nag-ugat yung salitang epikong bayan. So, ang sabi ng ilan sa mga otoridad natin sa panitikan sa epiko kasama na pinangunguna ni Virgilio Almario, kailangan natin ilayo yung sarili nating mga kwento sa kategoryang epic dahil kanluranin at banyaga yung epic kagaya ng Iliad at Odyssey. So tayo ay may sariling atin, may sugitanon ang mga taga-Bisayas, may ulagihing ang mga taga-Mindanao, may hudod ang mga taga-Cordillera. At lahat ng ito ay nakapasailalim sa ethno-epic, sa epikong bayan. So yun po, lecture. And then, yun, ang inihahain po namin sa inyo ay isang bagong pagsasalaysay ng buhay ni Lam-Ang, ng paglalakbay ni Lam-Ang. Siguro marami sa atin, o lahat tayo, na-encounter siya sa elementary and high school days natin. But for 2019, kasama ng mga kabataang manggagawang kultural, inihahain namin ang isang bago, reinterpretasyon at bagong pagpakilala doon sa epikong bayan ng Ilocos. Ito ay ang Lam-Ang, an epic musical ay umaalpas sa pagiging kwento ng isang superhero. Ito ay hindi tungkol sa superpowers or mas maibig sabihin na ito ay higit pa sa kwento ng superpower ng isang bayani o ng isang hero. Higit pa ito sa isang love story at panghuli ay i-quote ko na lang din si Almario. Bakit? Bakit natin kailangan ikwento ulit? Bakit natin kailangan ipakilala ulit? Dahil napakababaw ng ugat natin sa nakaraan. So siguro ito ay maliit na ambag naming mga batang artist sa kunti-unting pagpapayabong at pagbalik natin dun sa ugat. Yung pagre-reclaim natin sa national consciousness na binastardized ng mga nagdaang colonial period o kahit sa kasalukuyang panahon. So, yun po. Meron pa ba? Marco?
Okay, mamaya, pakikilalanin pa natin yung ibang mga bahagi ng artistic team at ilang mga miyembro ng cast. Ngunit bago lahat ng yan, magbibigay kami ng konting patikim na performance para sa inyong lahat. Oh shit, sorry. Pakyat na po ang ating mga bida. Hintay lang po natin, JC Santos at Ana Luna. Magbibigay muna daw po ng kanta si John. So, aanawin muna po niya. Kali po kasi sila ng showtime. Magandang hapon po. Salamat po sa pagpunta. At tulungan niyo po kami na i-promote tong play na. Hihingi po namin yung talent sa pagsusulat para po maikalat sa buong Pilipinas na may play kami mangyayari. So, sana po mag-enjoy kayo. Ano pong yan? Performance! Bye.
Thank you.
Ako'y may kampanye na gumabay. Pagsasali ay kailangan sa pagtanim ng puso. Bitana for our director. Yeah. Yeah. Music and lyrics by Jen Darlene Torres. And new book and lyrics by Eljay Castro Deldoc. Yeah. Muli, ang artistic team at cast
ng Lam-Ang and Ethno-Epic Musical. So sisimulan na po natin ang ating Q&A. Yes. Maaari lamang po kami makiraan. Hello? Hello. Para po sa mga nakatutok sa FB Live, mangyari lamang po na gamitin ang hashtag AskLamAng para sa inyong mga questions sa ating cast at artistic team. That's correct. And please don't forget the hashtags, hashtag PPLamAng, hashtag Tanghalang Pilipino, and hashtag Utak Puso. So our dear friends from the media, if you would like to ask any questions to our artistic team and cast, please feel free to come forward or I will try to get to you. At, thank you ulit guys sa pagpunta. Hi, Captain Rob Network na Ernie Kital. Ang mahiram na mo na nakumumuli na mo. Kailangan ko pa rin ito. Ano pang hiram? Siyempre sobrang saya. Nag-audition ako eh. Nag-audition ako for this. In-invite nila ako ng mag-audition. At nung nag-audition na ako, sinasabi ko talaga sa kanila na huwag nyo na papapasokin yung susunod ah. Sino man nag-audition. So, kiniklaim ko na siya ng time na yun. And then, sabi ko, gagawin ko itong best ko na to. Na sabi ko, gusto ko siyang makuha talaga. Kaya so, yung song pa lang na binigay sa akin, may choreography na. Ganun ko siya kagustong gawin. And, siyempre, first musical na mangyayari to sa buhay ko. Na ako, dati kasama lang ako ngayon, Bita. Na, so, nakaka-pressure and exciting at nasa magandang team ako eh. So, I'm trusting these people, these great actors. And I'm in good hands, I'm in good team. I'm a great, amazing, generous, and hardworking actors. And bata pa lang ako, 18 pa lang ako, Tanghalang Pilipino. Yeah! And, Tanghalang Pilipino, nasa Bulaang UP pa lang ako, nanonood na ako ng... Actually, 16 pa lang ako sa Pampanga, dinadala na ako ni Sir Tony Mabesa ng mga souvenir programs galing Tanghalang Pilipino. I remember they are my superstars. Sina Tony Bertagino, sina Shaming, sina Mario O'Hara, sina Paolo, sina Miss Peewee. Ang naalala kong souvenir program sa Tanghalang Pilipino na dinasa ni Sir Tony Mabesa ay yung Orfeo's Impierno directed by Jose Estrella. I remember that. So ngayon, ang inaay ko talaga, gusto ko mag-perform sa CCP. Gusto ko mag-perform sa Little Theater. Gusto ko makasama yung mga actors company. Kasi, wala. Sobrang sarap ng, every time na rehearsal, nakasama ko sila. Ang dami-dami kong natututunan. At hindi lang Tanghalang Pilipino ang nandito. Ha? Ibang-ibang theater company galing yan. So lahat ng mga proseso nila, nakikita ko, nakakasama ko sila, nakakawentuhan ko sila. At ang dami kong... Dami ko biglang natututunan na parang sabi ko, every time pa lang nag-theater ka, it's like you're back to zero. And it's a great feeling. Parang ako, I'm back. And at least, gusto ko lang, like na nag-audition ako, ang dami ko sinasabi. Nag-audition ako na wala lahat ng habits ng disiplina ng theater eh. Nalala ko nag-audition ako sinasabi. Pinakinomark ako ni Tata Nating dun sa mga pronunciations ko ng words. Kasi nawala na yung pagbibigkas ko ng mga consonants. So sabi ko, okay. So kailangan ko ibalik yung disiplina. So we're all working hard towards this production. At sigurado kami maganda to. Okay, any more questions? Hi, I'm Dominic from AMC. Tell us about the story of Lam-Ang. What region is it from, and what is he known for? So, ang writer namin ang sasagot. Bayad ni Lam-Ang. O Biyad ni Lam-Ang. Sabi ng teacher ko sa atin, bayad eh. So ayan, tinatama po ng isang Ilocano, Biyag ni Lam-Ang ay nagmula sa hilagang bahagi ng Pilipinas sa Ilocos.
ngunit yung kwento niya ay lumalagpas pa sa probinsya ng Ilocos. So, ano ang kwento niya? Ang alam natin sa textbook version ay isa siyang pinagpala, makapangyarihang binata, malakas, na naghahanap ng nawawalang ama. Sa kalaunan, pagkatapos niyang matapos yung kanyang journey sa paghanap ng ama, ang sunod naman niyang naging conquest ay pag-ibig sa katauhan ni Ines Canoyan. Ngunit sa mapapanood ninyo, siya ay si Canoyan na lamang. Tulad to na nabanggit ko kanina, sinusubukan ng aming pangkat ng team na ito ang Lam-Ang na ilayo sa bastardized version ng epikong bayan yung mapapanood ngayong taong ito. Bastardized meaning kung bibigyan natin ng history yung Lam-Ang, nabasa rin naman sa naging thesis ni Jen, yung pinakaunang version na alam natin ay yung kay Petro Bucanek. Ngunit wala itong recording, wala itong printed copy. So ang pinagbabatayan natin lahat hanggang sa kasalukuyan ay si Isabelo de los Reyes. Na kung kikilatisin natin mabuti, ito ay binudbura na ng mga paniniwala at tradisyon na inintroduce noong nandito na yung mga Kastila, nandito na yung mga mananakop. So sa version na ito, yun yung susubukan nating linisin at ibalik sa kung paano ba ang mga ninuno natin sa Hilagang Pilipinas at kung sinisikap na i-reimagine kung ano ba yung mga paklang. Kasi kapag binasa natin yung epic, dahil oral tradition siya, tumatalon. Diba? Parang nabuntisigan ito, ay nanganak na. So, yung mga gitnang yon na hindi natin nababasa sa textbook, so yun yung siguro dapat nating abangan sa pagpanood ng mga. Thank you. Hello po, adagdag ko lang din dun sa idea kung saan siya nagmula in terms of the Lam-Ang story. Sa Ilocos po kasi, meron pong 10 hanggang 20 versions sa mga Ilocano kung ano yung storya ni Lam-Ang. Mostly, familiar lang ang storya ni Lam-Ang sa Ilocos down. Pero pagdating sa Payao, Paakyat, hindi na po talaga yan masyadong kilala. So yun po yung isang dinidiscover namin na parang like kunyari sa Sinaik, Bigan, ang alam nilang storya ni Lam-Ang is about kay Canoyan lamang. Hindi nila alam na naipaglaban siya sa gulot and everything. So, ang alam na nila, umibig si, may isang lakay na umibig sa kanilang dalaga. Yun lang po yung tawag sa kanila. And then, kapag pupunta naman po tayo sa Norte, bandang Abra na po, si Lam-Ang po, ang tawag po sa kanya sa amin, Lang-Angaan o Lagangilang. Yun po ang tawag. Ang ibig sabihin po nun, lalaki sa may, ano tawag ito? Sa dulo. Parang ganun po. Parang ang interpretation naman po dun is si Lam-Ang daw po ay isang magical creature, demigod na nag-appear. So may iba-iba po talaga yung iba-iba yung version. So now po, tinatry namin in-ground as much as possible kung paano namin naiintindihan bilang mga kabataan at ano ang kakailanganin nito at may epekto nito sa pagkabuhayan natin sa ngayon at ano yung reflection nito sa buhay ng individual. So itong mga iba-ibang version na ito, syempre, nung tinignan namin lahat, ano yung mas aakma sa gusto namin ni Marco, ni LJ, sa music and everything. So, yun lamang po. Yung mga versions na akalain natin na parang, bakit dito sa kwento ng iba, ganito yung kwento nila, bakit ganito. Doon po nabubuhay yung oral tradition. Dahil po sa pagpasa-pasa, walang definite na konkretong structure. That's why po, doon po mas nagiging makulay yung kultura, nadadagdagan. From this land, dinadagdagan nila ng
kasi ganito rin siya. So, kung kunyari, kung nasa upland ka man, siguro nandito yung idea na nakaso sila dito sa gubat. Pag nasa karagatan, iba rin po yung version nila doon. Mostly, ganun po yung pinagugatan po talaga ng stock nila. Okay? Ito pala si Lam-Ang, compared sa una niyo siya na encounter. Ooh! Good question! Hindi ko siya sabihin. Baka nakalimutan ko na ito nung high school actually. Ngayon ko lang ulit na... Ngayon ko lang talaga narinig yung kwento ni Lam-Ang. First time kong maririnig na... Para siyang myth pala talaga siya na... Meron pala tayo itong epic, parang si Perseus, parang si ideally Hercules. So ako, ngayon, ang maganda dito sa interpretation na may freedom kami to make him human. So binigyan kami ng chat to correct me if I'm wrong, So dito, pinapakita namin yung human side, aside from the ideal, mystical side nila. Meron kami, ipapakita namin kung ano yung flaw niya as a superhero. Sino siya as a person? Sino siya bilang Pilipino? Sino siya bilang tao? So, ngayon po nakikilala na... ngayon po lang actually naiintindihan na nangyayari siya lagi. Familiar yung kwento niya sa Pilipinas. Kumbaga, sila mismo yung buo sa akin bilang kaloyan. So, hindi ko lang naman yun, sabi ko totoo, wala ko akong talagang idea. Ang alam ko lang eh, si Lam-Ang ay, si Kaloyan ang great love ni Lam-Ang at siya ang namunok sa kalanon siya sa lugar nila na gustong sakupin ni Lam-Ang. So, Dagdagan ko, actually, nung unang araw ng reading, isa sa mga tinanong namin yan sa lahat ng actors, sino dito yung familiar sa kwento ni Lam-Ang? At bilang na bilang sa daliri kung sino yung nagtaas ng kamay na familiar talaga at alam yung kwento. At magandang na-discover namin yun kasi ibig sabihin, nararapat ngang ikwento sa ngayon dahil halos lahat ng tao nakalimutan na or isinantabi na yung memory ng ano yung natutunan natin sa kwento ni Lam-Ang. Tapos challenge sa amin na pagalimin at unawain ng maigi ano yung importansya ng kanang kwento at ihatid yun sa mga manonood. Oh, thank you. Nasagot po. Oo nga eh. Mayroon po tayong question galing kay Frida Tan ng Theater Tan Manila. Actually, mas malala. Mas malala sa action siya. Kailangan namin ipakita yung journey ni Lam-Ang. Kasi epic siya, so ang dami niyang pinuntahan. Ang dami niyang nasakop. Na-spoil ko ba? Hindi. Dami yung napuntahan mga lugar na tsaka pakita yung mga nakalaban niya. Ayun, kailangan action yun. Good fighting scenes and choreography. Great, risky, death-defying stunts. Kasi known nga na si Lam-Ang ay isang warrior, so yun yung isang pinaka-importanting aspect na mapakita natin sa kanya. Ano yung
physical abilities ni Lam-Ang. At isang reason din yun kung bakit si JC yung nakuha for the role. Dun nga, nung nag-audition siya, nag-submit lang kami ng, nagbigay kami sa kanya ng song na aaralin niya. Tapos pagdating niya sa audition, full choreography, may objective, may beginning, middle, end, may character, may props, gano'n, kompleto. So ang sipag, tapos buo na yung kanyang interpretation. Kumbaga, huhulmahin mo na lang basis dun sa kung ano yung inaumpisahan niya. So ang laking bagay na yung kanyang physical abilities bilang JC Santos ay din-discover ng choreography at paano yun magagamit dun sa pagkwento, sa pagiging warrior nila. Dagdag. Yan. So hello po, si Fitz na yung Bitana. Pero for the choreography, he does his research. Siyempre, research-based pa rin. Kasi ang inspiration namin for the choreography is, siyempre, traditional dances pa rin. Pero of course, meron pa rin contemporary kasi shifting siya from, for the general ensemble na shifting siya from elements lang sila to becoming a community. So, halo pa rin yung ginagawa. Pero very inspired pa rin siya. Through traditional dances and of course, research-based pa rin yung ginagawa. Thank you. Ano? May tagpag-talibig po. Okay, may question po. Again, maraming salamat po sa pagpunta. Sa mainit, literal, at kung ano-ano pa na pagtanggap. Yes. Maraming salamat po. Ang next question magagaling kay Tita Toots. Hello. For Marco at JD. Napanood namin at ng karamihan at isa sa mga malaking production ng Tanghalang Pilipino's Ibalong. This also a heritage theme from Bicol. Now we're shifting to Ilocos in relation to this new musical that JC is starring in for Lam-Ang. Now, Marco, I've seen you act just like JB when you were young little children. You know, I called all of you guys together as my children. Now you're turning a new leaf into your careers as directors. You may correct me, is it your first time to correct, to direct? Yes, that will be your first, diba? And if now that this is officially your first together and being two directors in a big or an epic musical, how do you compromise your artistic sense and sensibility? Knowing egos come into play, artistic temperament. Medyo gusto ko lang malaman kasi this is going to be something that we will look forward, no? In a manner of a spectacle or a visual delight at the CCP Little Theater, like Ibalong, first scene pa lang. Yung set na was already wow, to die for. So ngayon lang, even as I was driving my way to come here, I was already trying to imagine what Lam-Ang is going to be. And Manila will be waiting. So, God bless and good luck. So, answer my question. Pressure! Actually, bahagi po ako nung production ng Ibalong. So, yung naging proseso ng pag-uunong dula, naging na-experience ko rin sa balikan ko po yung kaso ano yun, yung first time mag-direct. Nakapag, isa po, nasimula, yung mga unang beses ko pong nakapag-direct ay sa labas ng Tanghalang Pilipino sa For Fringe, Fringe Manila, tapos ilang beses din po ang kinuha ng UP College of Music to direct some of their opera recitals. So yun po yung mas maliliit na production po yung na-experience kong buuin. Ngayon, ito pa lang po, so far, yung pinakamalaki. It mas na-musical na
i-direct. For Tanghalang Pilipino, naging assistant director po ako for Lukot-Lukot Pilog-Pilog ni Abner Delina. So yun yung medyo trajectory ng aking directorial experience for Tanghalang Pilipino. Tapos yung dynamics namin ni Fitz, wala ko kasi siyang nakatrabaho nung Cuneo sa Virgin Love Fest. Tapos parang tatlong taon yun, nag-first staging kami, nag-revisited yun, tapos naging part ng Imaginarium Festival. So super meron na kaming dynamics na kung paano kami magtrabaho bilang actor. Tapos naging part siya ng Katsuri, kakatapos lang ito October. So habang nagkakatsuri, on the back, nagtatrabaho kami ng Lam-Ang. Tapos, hindi madali, of course, na maging okay yung dynamics agad. Nagsimula kami, nabuo yung artistic team last year around October, November. Doon pumasok si Eljay, pumasok si Kuya Eljay Ramos, na musical director, Paul Tejelo. Labasan ng kanya-kanyang mga objective, ano yung paano pagkagandahin yung dula. At initially, siyempre yung medyo nagkakapaan, hindi naman mawawala yun, pero nahanap namin yung dynamics na nag-work para sa amin. Kumbaga, communication is the key. Yun yung talagang nag-work sa amin. Kapag sinasabi namin sa isa't isa, uy, Fitz, hindi talaga nag-work to, babaguhin natin. At siya rin, same thing, sasabihin niya sa ibang part of ng artistic team. Dahil nga magkaka-generation kami, ang dali para sa amin na i-communicate sa isa't isa kung may problema or may kailangan trabahuhin. So far, okay yung dynamics natin. Ewan ko kay Fitz, baka sa kanya. Taliwas pa. Hello po, sir. Medyo nagulat, hindi ko po na-absorb yung una kasi yung tanong mo. Okay. Kasi kala ko hindi ako si Jimmy. Si Fitz po siya, si Fitz po. So, sorry to say po. Siguro po yung trajectory ng pagiging director. Nagsimula po talaga ako bilang actor under kay sa TUP rin po, nung sinakasama ko si JC doon. And then, ang transition ko po bilang pagdi-direct, na-inspire ako mostly under kay Mang Jose, Australia. So mula doon hinandel niya na po ako all throughout my journey. Pero nag-stop po ako, sabi ko po, I want to explore all my directors sa DUP. So after po ni Ma'am Jose, nang umaaraw, after po nun, tumalot po ako kay Sir Alex Cortez, Teatro Porvenir. And then after that, tumalot po kay Sir Tony, Countrywide. And then, ang pinakahuli ko po na sabi ko, mukhang nung directing thesis ko na po, na hindi ko akalain na ang sasalo po sa akin, si Dexter Santos. So, parang nagkataon po lahat na daanan ko, from training ko from Mang Jose, nakuha kong experience kay Sir Alex and Sir Tony. And then, hindi ko kalimutan, napagdaanan ko po lahat yung experiences na yun. And ina-apply ko po siya, kunyari, kapag may pagkakataon, tumatalog lang kami. Like, yung nagawa po namin, device play na we choose to go to the moon. So, about internet, MMA. Pero, yun po, we choose to go to the moon. So, yun po yung una. And then, yung pangalo po is, Andre Gamamose, William Shakespeare, si Billy. Na siyempre ang iniisip ko, pangarap ko pa rin, isa rin po sa pangarap ko mangyari ulit na gawin yung Simbilin, William Shakespeare din po yun. And then, ito na nga po, pangato yung Lam-Ang, na parang, ito na, yung parang, okay pa, iniisip ko rin po kung anong track yung gusto ko, kung magka-classical ba ako, or tatawid ako sa musical. Contemporary works. So, pero mostly, ang lahat ng nadaanan ko is classical and judging, lahat na po yan. Pero, nagpapasalamat ako kasi naniniwala ko. From first start, journey ko pa lang po, ng We Used to Go to the Moon, naniniwala po ako, it's device play. So, mostly, ang ginagawa po namin doon, naniniwala ako sa input ng bawang actors. So, collaboration po ang key, always po sa akin. Na parang, okay, ganito, ganyan, ganyan, and then kinokulate po lang po kung ano yung binibigay ng co-actors ko. So, mula doon natutuwa ko from nung katakasama namin ako ang actors namin doon, Sir Vince, Gino Ramirez, and everyone na nandun, na parang
parang nag-work talaga yung collaboration. Yung doon ako na mas naniniwala. And then, kinapitan ko yun, pagtawid ko ng classical William Shakespeare, mag-work pa kaya ito, balihin kaya natin, nag-work pa rin siya. And then, this Lam-Ang, ito yung bagong challenge kasi it's another journey na musical siya and paano tayo tatawid bilang mga actor at mga artist dito sa bagong hamon sa amin ngayon. So, in terms of dynamics namin ni Marco, hindi na bago sa akin magkaroon ng co-director. And nagpapasalamat ako doon kasi may prod ako before, nakasama ko si Nico, at kasama ko si Raph, na meron kaming another device ulit about Greek play, mga ganun. So, it's sponsored din siya ng NCCA. So, at least na abisuhan na ako kung paano yung tamang daloy ng co-director. So, mula doon, parang adjust, ito yung gusto ko, ito yung gusto niya, paano natin hahanapan ng gitna. Yun po yung naiintindihan ko. And in terms of this process, para bumilos din, nagkasundo po kami. Okay, Marco, ikaw ang pumasok sa loob. Ako ang titingin sa labas. Minsan, ako yung papasok sa loob, ikaw ang titingin sa labas. Para kahit pa... maalis. Yun yun eh. Yun yung point eh. Parang in terms of your, kung ano din sinasabi niya about ego, sana mas mamatawi yung, okay, paano mag-work yung gusto ko at paano mag-work yung gusto ko in a way na tayong dalawa magkasundo at magkatipigan tayong, yes, ito yung gusto natin dalawa. Ah, yun ba? Siya si Katoyan, siya na sila pa. Sila po talaga. Okay. Thank you, Tatar. Hindi ko si Tatar. So, may tanong po dito si Denise. Yes, Denise. Hi. Hello, Denise. Theater fan. Middle. I have a question for this, for Anna and Miss Tex. Probably everyone. For Anna, since I'm lazy, it's your first time in Tanghalang Pilipino, how is it like to finally have a theatrical show with me? And for Miss Tex, since you're coming back to your family, TV family house, and I'm coming back. And I guess for everybody, since most of you are very familiar to me and seeing you, you know, from one doing one play to another. I'm sure itong Lam-Ang sobrang maraming saya, maraming kanta ulit. I mean, how do you preserve your bodies and your mental health, right? I mean, your mentality. I mean, like, how do you do it na from one show to another? Like, do it amazing. I mean, paano niyo nagagawa yun? I mean, just pabaliw na po sila. Okay. Nagpapasalamat po ako. Kasi pangarap lang po talaga ito na makapag-perform ako sa Tanghalang Pilipino. Workshopper lang ako dati, 2010. Tapos sabi ko, kailan kaya umuulit po? Siguro hindi. Kasi, ewan ko baka, siguro sakit na ang mga ibang actors na minsan nawawalan ako ng tiwala sa sarili ko na hindi ko kaya yan kasi baka masyadong malaki, magagaling na artista yung kailangan nila sa ano. Tapos, biglang tumawag, say, nag-message Marco Viaña. Tapos sabi ko, totoo ba to? Sige nga, try ko. So, nag-audition ako, ganyan. Tapos, ito ko yung unang beses na nakalabas ako sa PETA. Puro PETA.
Beta Place po ang ginawa ko. Doon ako nagdalaga siguro 8-17. Start ako William, Arbol de Fuego, 3 Stars Girl. So ito po, parang lakas ng loob din siguro talaga na mapabilang sa ganito kong gagawin sa Tanghalang Pilipino na theater company. So thank you, salamat sa pag-consider sa akin. Thank you, Ana. Ang nagbabalik, Tanghalang Pilipino. Please, thanks, Antonio. Yes! Hello, magandang hapon po sa lahat. Sobrang saya ko lang po na nakabalik ulit ako sa Tanghalang Pilipino. Naging tahanan ko po siya ng mga 2 taon. Bata pa po ko noon. Pero ngayon po, parang ako po yata yung pinakamatanda sa taas. Sa age lang. Pero sa isip at puso, para lang po kung si Alvin. Pero yun po, siya sobrang saya ko talaga. Tapos kahit nakikita ko yung mga old security guards, na parang, si Tekla po, oo. Kasi text na ako ngayon. Pero noon po, Tekla, with a C. Yun po, at sobrang gusto kong yung aking CCP, lahat, pati yung bagong pintura na ngayon, na basta ganun dati, yellow. Pero sobrang bahid ko po sa rehearsals para makaulit. Thank you po, yun lang. Baka may masabi pa kung hindi po. Yeah. And then, most of us, magkakasama po kami ni Joshua, ni Hazel sa Himala. So, nagsabay po yun. Malaking adjustment regarding vocally. Kasi iba yung technique na ginagamit namin doon. Very classical. Tapos ngayon, demanding yung music ng Himala na mag-break siya into ethnic or Lam-Ang, mag-break siya into ethnic. And may ibang way of singing. So, more adjustment. Paano natin tinitake care yung body natin? Essential oils. And Beroka na sana. Lola Remedio. Lola Remedio. Hindi rin naman po yung Tanghalang Pilipino, hindi rin naman po nagkukulang, naalagaan din kami. Binibigyan din po kami ng time, exact time to go home and to pray. meron naman po silang binibigay sa amin na I think nag-adjustin po yung body namin na maging okay and tutulungan nila kami na mag-survive yung 13 shows na sunod-sunod. So abangan niyo po yan. Kung kakayanin namin. Para sa lahat na to, talagang warrior sila kasi 2 weeks magkaroon. Ano? 2 weeks? 13 shows. Yes. May gusto talaga si Denise na may gusto ako talaga ngayon na starting from kasi recently, I the tour, I guess. So, yun. How is the transition from doing that to doing this? Ayan, si Toto. Toto! Sa kanila. Galing din kami from Katsuri, tapos straight play naman, biglang pupunta ulit ng music. Siyempre, yung katawan mo nag-adjust kung ano yung hinihingi na ng production. Kung musical, so kailangan ahead of time, inaano mo na, sino-condition mo na yung boses mo. Kung may alam mong meron mga sayawan, nabuti naman, wala akong masyadong sayaw. Kailangan mo na rin mag-ano. You're acting with her whole body, and you have to be clear every time. You have to, yung boses mo, kailangan lagi malakas, kailangan klaro every time, and kailangan mong perform para sa tao dun sa dulo, at kailangan truthful ka gamit lahat yun, ha? Napakahirap nun. Para mo sa isang, napakahirap nun, I think, to think na sa screen, ito na, at pwede niyo akong maintindihan kung ganito lang dito sa akin. Hindi ko na po kayo nilipo. Kasi po, yun, madaling magkwento eh, pero paano ka magiging truthful? Ngayon sa theater, buong katawan, nakikita. So, I respect these people na kaya nilang matranslate sa audience yun. Na, kahit, para mangyari, kailangan matinding disiplina.
Kaya hindi ako nag-worry na mag-shift to different productions na mababaliw sila, ganyan. Kasi ito yung disiplina eh. Ito yung alam nilang gawin. Ito yung training ng pagiging theater actor. Thank you. Thank you. So, mga hindi nakakaalam, hapon birthday ni JC. Yes. So, may surprise na konti ang Tanghalang Pilipino. Question? Kuya. Ito po. Hello, I'm Marian. Sa creative team, na-discuss nyo na yung Lam-Ang bilang epics po, Ethno-Epic po. At maraming sources na yan, kasi nga oral tradition siya. So, maraming kayong sources kahit na iba-iba, no? How about yung music tsaka yung costumes? Ano yung, meron ba kayong isang pinag-source material or is it from inspiration from other things? Is it reimagining, like you mentioned nila? Paano nyo siya nabuo at natahe para dito? Ang costume designer ko ay si Bonsai Cello. Isa siyang, ang roots niya ay Igorot. So actually, ang dami niyang na-contribute sa amin para sa mga Mountain Province. So yung ang dami niyang na-contribute sa amin na pagdating sa research. At meron kaming parang Bible namin. Meron kaming nakitang e-book online ni Cooper Cole. Frey Cooper Cole. Tungkol ito sa social and economic life ng mga tinggian. So far, yung tinggian tribe, yun yung naging inspiration namin para sa community na pag pinagbasin na kinalakihan ni Lam-Ang. Pero hindi namin entirely kinuha dahil syempre ayaw natin na magkaroon ng issue about it. So inspired by the tinggian culture, the costumes, the rituals, doon namin mas inangkla yung community ni Lam-Ang and even yung mga decision ng mga characters, kung ano yung mga beliefs nila at yung religion, yung government, doon namin inaangkla sa tinggian community. And then, di ba alam naman natin na yung Lam-Ang ay nakalaban ni Lam-Ang yung mga Igorot, supposedly, at doon sa version na bastardized by the Spaniards, yung mga Igorot ay considered villains. Yun yung tingin sa kanila. And at this version, sinusubukan namin na sana hindi biased yung mga treatment namin sa bawat communities. Kasi ang pagkakaunawa namin, yung interpretation ng mga Spaniards na villains, yung mga Igorot, dahil hindi lang nila naintindihan ano yung layunin at ano yung culture na nabubuo dun sa kanilang community. Yung kanilang pagiging headhunters ay kinonsider na taboo or masama or something na ginagawa ng mga uneducated person. Pero naka-angkla yun sa pag-defend ng kanilang community, pag-pride nila yon, yun yung kanilang kinalakihan. So parang bakit, yun yung mga hinanap namin at nilagay dun sa play. Bakit may ganun silang ritual? Bakit inunawa namin at nilagay namin dun sa play? So sa music, Bago ko po ibigay sa music, sa mga eksperto sa music, important din sigurong i-note na until now, even Ilocano scholars ay patuloy sa pag-aaral kung saan ba posible talaga ang Nalbuan, ang Kalanutian. So lahat ito ay paghahanap ng evidences or clues kung sinong ethnic group ba ang talagang pinagmulan niya. Dahil yun, hindi pa natin siya ganun matitiyak. So, pagdating sa music, si Jen po at si Fitz.
Hello po, ako po si Jen Darlene Torres. Ako po yung sinasabi nila kanina, nag-thesis ng Lam-Ang. So, ginawa po yung musical na to as part of my thesis bilang playwright and music director. So, paano masisimulan? Actually, hindi po ako madisiplina pagdating sa music theories or classical something ng mga hindi ako magpasa ng nota ng mga pyesa, ganyan. Iba yung discipline ko as a composer, iba yung discipline ko as a musician kasi nanggaling ako sa pabanda-banda. So, galing po sa underground music industry. So, nandun po yung mga indie artists. So, dun po ako napapabila. At the same time, si BTJ, yung sa classical side naman. So, itong musical na to ay medyo iba po talaga sa ibang musical dahil hindi mo siya, kung po sana natin expect yung standard ng classical musicals. Kasi po, ang goal ko dito, ang vision ko po dito, alam natin na traditional yung Lam-Ang, pero yun nga, meron tayong, meron tayong elements ng chanting, meron tayong elements ng mga indigenous instruments na hindi natin tatanggalin. Pero ito yung tweak dito, nilagyan po namin ng pop, ng alternative rock, para makaabot tayo sa kabataan. Kasi ang play po na to ay ginawa po para sa generation ngayon, so para sa millennials and Generation Z. So nakita po namin na yung music, ito yung aabot sa kanila, ito yung something na makaka-relate sila, ito yung ma-LSS sila. So yun po yung take ko dito. Ito ay something na gusto kong makarelate ako as a person, as an individual, bilang isang kabataan na hindi ako mauumay sa music. So ayun po, sa tulong po ni Kuya TJ na siya po yung mag-music direction. So maka-adjoy po namin yung ganito, may statement ka pa. May enjoy din po to ng mga kabata pati nakakatanda. Kaya nandiyan naman po si TJ. Sa kanyang lahat, actually. Kasi ako po yung nagiging tawid between kung ano yung gusto ni Jen at ano yung gusto ng dalawa, gusto ngayari ni Fitz sa kanyang Marco. In terms of music, nag-gets ko na yung vision ni Jen na para maka-abot sa millennials na it's very modern, very millennial, very pop, very rock. But in a sense, kailangan din namin na kumugot doon sa kung ano yung mundo na gustong galawan ni Fitz sa kanyang Marco at sa kanila Eldin. Very grounded into the setting. For example, ang idea namin for Lamb 1 is, ano siya, lambak. So ano ba yung mga textures ng music kapag nasa lambak ka? Ang gulo, mountains. Mountains. Igorot. So, ano yung mga musical elements kapag nasa bundok? Tapos, alam ka lang dyan, shore, seaside. So, ano yung mga textures naman kapag nasa kalanan dyan ka? So, trying to integrate yung musical background ni Jen at kung ano man yung mga textures or mga directorial textures musically na gusto nyo mangyari ng dula, ay ako po yung nagmamanage kung paano sasakto yung dalawang mundo na yun. Yun. Tapos po, plus na rin po the fact na because it's yung proseso po ni Jen, very non-traditional theater, ako po yung nagmamanage in practice. When it comes to music rehearsals, maayos siya ipag-translate to the actors. Para at least, yung gusto ni Jen, ako yung nag-translate to the actors para at least nakukuha ng actors kung ano man yung kailangan mag-gusto ni Jen in terms of music. Ayan. Plus the fact that wala ko rin po magsasama sa iyo, so... ano ba? In terms of...
images and info dissemination and info, sobrang overload na overload po ako in terms of all of these, ano, all of this information, which I actually want, I actually appreciate because lahat ng mga information na to is the one helping me to create the world na gusto namin lahat. At yun din po yung nais namin na ipakisan sa audience. Thank you. I guess this afternoon, napatunayan lang na ang pinaka-exciting part of Lam-Ang is seeing this production as a very collaborative process. Yes. Among the actors and the creative team. Correct. With that, yes. We'll close the open forum. Pwede ko tanong. Magpapasalamat po si Manok. Opo, ngayon pa lang po pinasasalamatan na namin kayo dahil kayo po ang magiging instrumento at katulong namin para may palaganap ang story ni Lam-Ang at isang po na magandang kultura ng Pilipinas. Muli po ako si Manok na Tanghalang Pilipina Actors Company. Magkita-kita po tayo sa CCP Little Theater sa December 6 at 2015 para sa Lam-Ang and Ethno-Epic Musical. So, pwede na po kayo magpasok. Yes, photo. Okay. Maraming salamat sa lahat ng dumalo sa